never po ako nagkaroon ng kahit anong masasabi nilang anomalya na nadikit po sa pangalan ko. By the way, Ms. Kapunan, ang pinayin po sa inyo, violation of Republic Act number 3019 sections 3, E, G, and I, violations of Republic Act 7080 also known as plunder law. Plunder. Kaya kung ako kayo, magdadasal ako ng gusto. Kasi pag ito po ay pinataw sa inyo, lahat po kayong pumirma, iisa-isahin ko po kayo. Francisco Isko Moreno Domagoso, in his capacity as Mayor of Manila. Maria Sheila Aninacuna, ayo po ito, Vice Mayor Presiding Officer. Hindi naman po magiging totoo ito eh, pag hindi niyo pinayagan sa konseho. Kasi naging konsyente din ako. Kaya alam ko, this must have now the majority approval. Ang kaso po, ginawa niyo to sa panahon ng pandemya. Walang public hearing, at kung may public hearing, kayo-kayo lang ang nag-appear. Takot nga po lumabas ang tao sa kanilang bahay kung siya, nung panahon ng COVID. Eto si Ernesto Isip Jr., kung siya lang may nila. Eto, isang importante ito, ulitin ko ulit. Ito, magaling ito. Si Bernardito Ang, Secretary to the Mayor, at si Manuel Sarkan, kasabay ko po lahat ito, malibang kay Isip sa konsen. Kaya alam ko mga pagkatao po nila. Never po nangyari yan. Kasi I give importance po talaga sa apelyido ko. Kasi yan po ang pinamana sa akin ng tatay ko eh. Kaya hindi ko po yan sisirain. Well, Ms. Lacuna, you're a liar. I'll tell you why. Third Division, Sandigang Bayan, Republic of the Philippines versus Danilo B. Lacuna. Babasahin ko na lang po yung huli, yung desisyon. Ang sabi, wherefore, in view of the foregoing, the petition filed by the Republic of the Philippines is hereby granted Panalo Republika. According to this court declares the properties of the respondents, spouses Danilo and Melanie Lacuna in the total amount of 9,003,879 pesos and 42 centavos as unlawfully acquired, and is hereby ordered forfeited in favor of the state. So, kung mga fake news lang naman po yan, hindi ko po yan talaga pinapatulan eh. So ang tanong ko sa iyo, Ms. Lacuna, binalik niyo na ba? Kung binalik niyo, good. Kung hindi, nakiparang problema ninyo. Mahiya kayo. Ginawa niyo naman ang buhay ng sityon, kaya pa nang ibalik yung nahuli. Embarrassing. Totally embarrassing. That's what I have to say. You're an embarrassment. Babae ka pa naman. You're a liar.